Hello mga kanogi, kami pupunta ngayon dito sa aming bukid para maglalabas. Dahil baka mga isang linggo makapagdami na kami ng talong. Yan, may mga kalabaw, kambing. Marapat po dito yung bukiran. Yung taniman ng talong. Kami ngayon ay nag lalakad sa pila-pilan. Ang gamit po namin mga kanogi ay karet at kawit para sa paghalabas. Yan, tingnan natin ang puno ng bayabas kung may bunga. Kung may hinugbaga siya. Wala pa yata hinug. Lagi nadadaanan yan eh. Kaya kwan, nakukuhanan. Ayan mga kanogi ang aming halabasin. Puno ng mais. Ah, ng kwan. Puno ng palay. Diyan ka sa lula ako doon sa akin. Ayan, ang iba nakapagtanim na ng talong. Kami hindi pa. Pilapil lamang? Eh, kahit ang trahim dyan. Pilapil ako, ano? Tabtabi mo ang tagiliran. Sari. Gusto mo tagiliran o kwan. Basta halabasan din lahat dyan. Nag-gap nga na ako mga kwan. Maupahan, wala maupahan eh. Kapatay yung ganda eh. Halabasan ganyan? Oo, halabasan lahat dyan. Wala makakatangupahan eh. Ayan, uso po dito po sa amin ang patubig ay poso. Ayan mga kanogi, ito yung sa akin pila-pilan. Isang pitak. Ito po ang puso namin, yung aming ginagamit na pandilig. Kumukuha kami ng tubig diyan para pag-i-spray ng mga halaman. Ayan, malaki na rin yung puno ng ratilis. Ayan mga kanogi, ako yung mag-uumpisa na po. Nandito na ako sa aking pila-pilan. Ito po yung isa, yung padalawa kong pila-pilan. Namula na po dahil binumbahan po namin ng grasero para sa damo. Yan mga kanogi, makikita nyo po ako paano ako maghalabas. Palabaso po di ko kaya ito, naghahalabas muna ako sa aking naruhan. Baka isang linggo matamna na to.
Ito po mga kanogi. Ito pong nakikita nyo yung aking hinalabas na puno ng palay. Ito po ay magiging panaklob namin sa lupa. Magiging silbing panlatag para hindi gaano damuhin ang loop ang aming tanim ng talong. Napakakapal ng damo, sariwa pa. Kaya hinahalabasan po. Wala pong makuhang upahan kaya eto ako, ako ang naghahalabas ngayon. Ito po mga kanogi ay pagka season na po ng pagtatalong, ako po ay nagtatalong na, pero pagka dahite po yung isda, sumasama ako sa laot. Kahit tabihan lang muna. Kahit tabihan. Ay mga kanogi, pagod na. Mapakahaba pa ng aking gagawin. Hanggang doon pa sa berding yun.
sibuyam. Napakasukal. Pabayaan na. Sibuyam. Ayan mga kanogi, gaano kahirap ang isang magbubukid. Tapos pagdating ng panahon na ng tagtalong, mumurahin lang yung talong. Kaya minsan nakaka-dismaya din. Pero tiis-tiis lang dahil ito ang aming nagkakahanap buhayan. Siguro mga isang linggo ayos na po ito, malalagyan na ng talong, malinis na, baka makakuha ko ng apahan. Kulang isang hektarya po itong aking halabasan, kaya kailangan na ng tauhan. Sige po mga kanogi, babay na po ako po yung magdali-dali-dali muna na paghalabas. Ingat po, salamat po sa panonood. Huwag po kalimutan mag-subscribe at bell bot, paki-thumbs up na rin po ng button ng bell. Salamat po sa panonood. Bye-bye po.